Hello, hello, my friends out there. I'm here again, Maribel Yaga. Kamusta po kayong lahat? At nandito po ako. At humihingi na paumanhin at manggugulo na naman po ako. Well guys, meron po akong kwentong konti lang. Yung konti na medyo mahaba konti ha. Sorry. Ito, may kwento lang po ako sa buhay ko. Dati po akong isang gusgusin lang sa Pilipinas. Kwento ko sa inyo kung bakit ako nandito sa Japan. Ako ay isang, nung simula ako noon, na isang talent. Talent na tawag nila sa amin nung yung mga pumupunta dito sa Japan noon. Dancer, singer, ganun. Ngayon, ako naman is nangarap kasi karamihan ng mga nakikilala ko na kaidaran ko noon ay nagpupunta na Japan. So, pagdating nila galing Japan at umuwi sila sa Pilipinas, parang silang hepa. Hepa ang tawag namin na. Hepa kasi puro sila gold. Maraming silang gold. At pag uwi nila, lagi sila naka-outing. So, ibig sabihin, pag pumunta ka pala ng Japan, wow, bongga, magkakapera ka kaagad, parang ganun. So, bali ako naman na innocent and probinsyana, hindi pa nga ako marunong, hindi talaga ako mahilig magsalita noon. Ngayon lang ako natuto, nung nagka-asawa ako, nagka-anak pala ako, naging madaldal, kumbaga, nagbago yung aking pananaw or routine ng buhay ko. Ngayon, nung eto na nga, yung mga nakilala ko na galing Japan ay puro postura. Naka-gold. Laging maganda ang damit. Tapos panay outing. So, ibig sabihin, marami silang nakita pag galing dito sa Japan. Yun ang nasa isip namin. Hindi naman namin alam kung anong pinagagawa nila. Pero ang tawag nila sa kanila ay sa talent. So, ako naman ay nangarap, makapunta nga din ng Japan, baka swertihin ako, parang ganun ang sa isip ko, na makatulong din sa mga pamilya ko, pamilya ko, nanay ko, mahirap lang, labandera lang, ako pa nga noon, tumutulong pa maglalaba, plancha. Yun ang naranasan ko nung nandun pa ako sa Pilipinas. So, nangarap ako makarating ng Japan. So, nag-talent din ako. Dancer. Dancer ko na like that. Dancer. Ganun. Ayan, edi. Nakapasa ako. May test da pa nga noon eh. Tarantula pa ako noon eh. Edi, ganun na nangyari. So, bali, nakapasa na ako sa test da. At nakabook na rin ako. Ang una kong napuntahan noon is si Ibaraki. Talent ako, 6 months. And then the second kong napuntahan is Naruto. Hindi pa masyado kilala ang Naruto na yan eh. It means Tokushima yata yun. So, pangalawa kong punta. And then the third is, hindi ko na maalala yung isa. Probinsya din yun eh. Bundok. So, napunta ako doon. Eh, yung pang-apat, dito. So, dito ko nakilala ang aking na pangasaway ka nga. Well, ang umpisa niya kung bakit ko siya na pangasawa, kwento ko din sa inyo para dire-diretso na yung ating kwentuhan ka nga, diba? Ngayon, yung aking na pangasawa na yan is galit sa Pilipina. Oh, tinan mo. Galit siya sa Pilipina. Ang Pilipina daw mukhang ganito. Ang meaning nito dito is pera. Sa atin naman is money, money, money. So, ganun. Galit siya sa mga Pilipina. Ayaw niyang magkapangasawa ng Pilipina. Kasi nga daw, mukhang pera. Yun ang isip niya. So, ako naman is mahilig sa challenge or gusto kong ipakita sa kanya, hindi lahat ng Pilipina ay gusto ang pera. Oo, lahat tayo gusto ng pera, pero hindi naman lahat na gawa ka ng paraan para lang yung sa mali na paraan para magkapera ka lang. Hindi naman ganun. And, ibig ko sabihin na meron pa naman na, tanga ako. Hindi naman siya mayaman.
Eh, naging ano lang, kagawian ba tawag nun, or may na naging kalokohan namin ng kakilala ko, or kaibigan na rin, or kasama kong naging talent. Na yung naging asawa ko is ayaw nga niya ng Pilipina dahil mukha daw nga pera. Sinungaling pa, yun ang sabi niya. So pinakita ko sa kanya na hindi ako sinungaling. Mayroon din naman ako pagkisisinungaling. Patagulo. Sasha. Joke. At lahat naman tayo nagsisinungaling. Pero sa magandang bagay, di ba? So di gano'n naman. Eh, ako naman, push ng push ng sarili ko. Na hindi talaga ako gusto ko rin ng pera, pero pinakita ko lang sa kanya na hindi lahat ng Pilipina ay gusto pera. Siyempre nauna din man minsan ang ating puso na pag minahal mo eh kahit wala ng pera, pag sinunod mo yung puso mo, hindi mo ginamit ito, edi doon ka na, di ba? So doon ka masaya eh, ka nga. And then ngayon nung naging kami na, kasama ko na siya sa trabaho kasi tatay niya yung amon namin, boss namin. So bali siya is stop lang, pero anak siya ng amon namin. So ngayon, panay na ang date namin, labas-labas, kain, inuman, kahit saan-saan-saan, kasama. Napakabait pa niya, gentleman. Oh, diba? Gentleman pa yung asawa ko noon. So ngayon, edi ganun yan, naging ano na kami, naging magka-relasyon, naging ano na. Tapos noon, hindi katagalan, na napauwi ako sa Pilipinas kasi 6 months lang ang aking kontrata. Nung umuwi ako sa Pilipinas, ang tagal kong bumalik. Diyos ko, ang hirap pala yung love mo. Nahiwalay sa'yo, diba? So, ganun, everyday calling, namida-namida, I mean, iyak-iyakin portion pa noon yun, ha? Ngayon, wala na, tigasan na ng puso. Sorry, Jack. Ngayon, edi, ganun na nga, sa Tagalan, 6 months yata ako inabot sa Pilipinas, hindi ako agad nakabalik dito sa Japan. So, ginawa ng asawa ko, pumunta kaming Bangkok, Thailand. Pumunta siya sa Bangkok, Thailand para lang kami magkita. Ginawa niya, pumunta siya sa Bangkok. Ako din, pumunta nila ako Bangkok. Galing akong Pilipinas. So, doon kami nagkita, parang honeymoon. Oh, ang sarap talaga pag una, no? Ang sarap pag feeling, pag ano pa siya, boyfriend mo pa siya, diba? Ang sarap talaga ng feeling. Lahat kasi gagawin para sa'yo, diba? Mukha kang prinsesa pag ano, diba? Just feeling ko naman, napakaganda ko noon, diba? Hindi, hindi. Char, Landino. Hindi, ayun, nakwento ko lang sa'yo po sa inyo, naging ganun. Ayun, and then natapos na yung aming vacation, nakabalik na yung Pilipinas. Ako din eh, mga 2 months before or payata noon, nung magkita kami galing Bangkok, nakabalik na yun ako yung Japan. So, doon na namin ginawa para hindi na kami maghiwalay. A love story, hindi na maghiwalay. Nagpakasal na kami. Pinakasal na kami dito. Ang saya-saya sa unang kasalan, wala pa kami mga anak, eh, kayo lang dalawa lagi magkasama. And then, the next, nagkaroon na kami ng anak na dalawa. Ayan, doon na nagbago ang lahat. Nung naging 10 years old na yung panganay ko, nasundan, 10 years old, hindi pala. Naging 5 years old na yung panganay ko, nasundan yung si Bunso. Hindi, may maliit na kami. Maraming trials pala pag nagkaroon na kayo ng anak. Ang daming pagbabago. Ngayon, nung nagkaroon ako ng pangalawang baby, andun na nag-iba yung talagang pagtingin ng asawa ko sa akin. Ngayon, nagkaroon siya ng medyo konting pling-pling. Ika nga, pling. Eh, syempre ako, love mo yung tao. Hurts. Edi, ayun na naman. Iyak-iyak.
hahanapin ko sino yon. Mukha kang ano, stalker. O, diba? Sila ulo stalker. Eh. Eh di, kasi pag uwi niya sa bahay, galing sa trabaho, pag didikit ka lang, alis ka nga dyan, napakainit, parang ganun. So, lagi mo naririnig yun sa tuwing umuwi siya ng bahay. Siyempre, ikaw na lagi nasa bahay, naghahanap ka rin ng atensyon ng asawa mo, diba? Parang ganun. Parang pakiramdam ko, lumalayo na talaga ang kanyang love sa akin. Kasi nung una, hindi naman ganun, diba? So, and then, ngayon nga, nangyari na yung konting agwatan namin ng aming relasyon. Hindi na kami masyado close. Lagi na siyang galit pag umuwi. Lagi na siyang pagod. Wala na yung lambing. Tsaka nagbago na rin siguro ang katawan ko. Hindi na ako sexy. May ganun din siguro. Portion sa aming relasyon mag-asawa. Siyempre kasi pag nag-asawa na kayo, okay na sa iyo eh. Hindi naman lahat lalaki ang may mali, may mali rin minsan ang babae. Hindi lang natin nakikita kasi nga sarili natin 'yun eh. Hindi natin nakikita, pero nakikita na iba na may pagkukulang din tayo sa asawa natin. So, ganun ang nangyari. Kinukuwento ko lang po ang naging buhay ko. So, nauwi sa hiwalayan. Nung naghiwalay na kami ng asawa ko, nagkikita-kita pa rin naman kami, pero hindi na ganun ka-close. Nawala. Pero nang hiwalay kami, ang dami ko rin luha na itinapon dahil sa sakit na loob. Lahat na ginawa ko sa kanya, lahat din ng pagmamahal ko, binigay ko sa kanya. Nauwi lang din sa lahat. Nauwi din sa wala. So, pero hindi ko yun, isang buwan ko lang naman yung iniyakan. Sabay ganun. And then, ayun, nung hiwalay na kami, mga anak ko na sa akin, so ako na lahat. Ang nagpalaki, nagpaaral sa mga anak ko, utang dito, utang doon, pagkasahod, bayad doon, di wala na naman akong pera. Utang na naman uli ako. Parang ganun ang naging buhay ko kasi hindi naman ganun kalaki ang sahod ko dito. Na napakasaya sa una kasi ba pera, may pera, ganito, ganun, lahat nagagawa mo. Pero ngayon, ikaw na nag-iisa, na nagpapakain sa mga anak mo, lumaki na't lahat, iyan pa rin. Ganun na po ang nangyari sa buhay ko dito. Ito na po ako ngayon na nag-iisa. At kinukuwento ko na lang po sa inyo para naman po ba iba ang aking content. Ganun na lang. De, buhay ko lang, kinukuwento ko lang sa inyo. Ganun po yun. Lonely. Lonely nung una. Pero nagawan ko rin na parang nakayanan ko lahat. Nawala. Walang tatay ang mga anak ko. Pero andito pa rin ako. Ako ang nanay at tatay. Ginawa ko po ang lahat. Thank you po sa inyo. Yan po ang kwento ng buhay ko ngayon. And thank you for watching. See you in my next vlog, guys. More bye!